Vicky, mananatili pa rin ang kustodiya ni na Pastor Apollo Quiboloy at kanyang mga kasamahan sa Philippine National Police. Ito ay sa kabila ng utos ng Quezon City RTC na sila ay ilipat sa City Jail mula dito sa PNP Custodial Center. No one's above the law, ang caption ng Interior Secretary nang i-post online ang mga official mugshot ni na Pastor Apollo Quiboloy at mga kapwa-akusado. Hindi rin blurred, tulad ng inilabas na mugshot ng PNP kahapon. Yan po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Bukod sa mga mugshot, hindi rin kita at halos di makilala sila Quiboloy nang ipresenta sa media. Because of the request ng lawyers at saka ng individual, but we really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Sa isang post, binanggit ng abogado ni Quiboloy ang nalabang umanong kasunduan sa pagsuko ng pastor. Bagamat di malinaw kung ano ito eksakto, binanggit din sa parehong post ang salitang mugshot. Iniutos ng Quezon City RTC Branch 106 na ilipat na sina Quiboloy at mga kapwa-akusado sa kasong child and sexual abuse mula sa PNP Custodial Center patungo sa mga jail facility ng DJMP. Sabi ng PNP, mananatili sila sa kanilang kustodiya alinsunod sa commitment order mula naman sa Pasig RTC Branch 159 kung saan may hinaharap silang kasong qualified human trafficking na hindi maaring piyansahan. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bait po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Sa Biyernes, sabay ang arraignment din ng Quiboloy sa Quezon City RTC via video conference at arraignment sa Pasig RTC kung saan physical silang pinapaharap. Nakikipag-unay na ang PNP sa Department of Justice para marisolba ang problema sa schedule. Nakakulong sa magkahiwalay na selda at hindi nakakakitaan sa PNP Custodial Center sina Quiboloy at mga kapwa-akusado. Pwede silang magpaaraw tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pwede rin silang dalawin alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at mula alauna hanggang alas 5 ng hapon maliban kung Lunes. Bawal ang gadget. Personal siyang kinumusta kanina ng PNP spokesperson. Sabi naman niya, nag-a-adjust, siyempre bagong environment, but according to him, nakapagpahinga naman po siya at medyo mainit lang daw, but meron naman pong electric pan doon. Si Alice Guo naman na nakapit din sa parehong custodial center. Wala pang ibang dalaw maliban sa kanyang mga abogado. Samantala, Vicky, tiniyak naman ng PNP ang seguridad ni na Pastor Apollo Quiboloy at iba pang high-profile inmate dito sa PNP Custodial Center. May mga security adjustment na raw na ginawa para hindi na maulit ang nangyari noon kay dating Senadora Leyla De Lima na nalagay ang buhay sa panganib ng i-hostage ng mga miyembro ng Abu Sayyaf sa loob ng kulungan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.